Pagkuring nyo na yung papaya para ready na bago. Lagyan nyo siya ng asin. Hindi nyo na mangyayari. Lagyan nyo na siya sa bote para ready na paggawa ng sirup. Papaya, bawang, sibuyas, carrot, red pepper, luya, ginger, black pepper, saka suka, saka asukal. Ngayon, yan lang ang mga ingredients natin sa paggawa ng atsara. May umpisa na natin ang paggawa ng sirup. Ito na yung paggawa natin ng sirup. Umpisa na natin. Maglagay lang kayo ng suka. Suka. Sa isang pot. Dahil kaunti lang yung atsara ko, kaya kaunti lang nilalagay itong suka. Hindi naman masyadong karamihan, kaya okay na. Hindi lang kaunti. Pagkalagay ng suka, maglagay kayo ng asukal. Na ganyan, okay na yung asukal. Natin kumulo ang suka at saka yung asukal. Pagka kumulo na sila, ilagay nyo na yung mga ingredients. Katulad nito, itong carrot. Ilagay nyo na siya. Sibuyas. Bawang. Tsaka red pepper. Tsaka itong luya. Wait lang natin silang kumulo. Pagkatapos, ready na siya. Ilagay na natin sa ang tabote. Kung gusto nyo magtagal ang atsara ninyo, ang gawin nyo dun sa lagay ng garapon ninyo, pakuluan nyo muna. Iyon yung nakita ko sa YouTube din. Subscribe sa channel ko. Thank you. Welcome to my channel. Subscribe to my channel. Keep safe. Recipe today. Gumawa ako ng atsara. Atsara ni Ana. Kung gusto nyo mas maunghang, ganyan lang ang gawin nyo. Wow, ang bango. Deko ka na. Siya. Suka. Pagkatapos ng suka, asukal. Bago ilagay nyo na yung mga ingredients dyan. Katulad ng sibuyas, bawang, carrot, at saka yung red pepper. Kasi, mas masarap sila pag kung halimbawa masya, ano, na ano tawag yung fresh, ilalagay nyo agad sila dun sa bote. Hindi masyadong masarap kasi daw yun eh. Ito ang aking atsara for today. Atsara ni Ana version. Pag kumulo na siya ng konti, ready na siya. Palamigin nyo na lang siya bago ilagay nyo na siya sa bote. Yung kaninang ubot dito, pagka lumamig na siya at kumulo na, ilagay nyo na siya dito. Ready na, atsara ni Ana. Salamat sa mga nag-subscribe at nag-like watching for my YouTube channel. Para ma-observe din nila yung suka dyan, tsaka ano. Bango. Kaunti lang yung ginawa ko syrup kasi para sa akin lang to eh. Joke! Hindi naman kasi pambenta, kaya kaunti lang yung nilagay ko syrup. Yung kakasya lang sa aking bote, tsaka dun sa aking atsara. Ayan! Atsara ni Ana! Ingat po tayo lahat! Gawa ng coronavirus! Thank you.
for watching. Ayan, kumukulo na siya. Ang bango. Okay na kayo yung asukal na ito. Tikman nyo rin para alam nyo kung ano yung mananis-nanis o maasim-asim pa. Pag maasim-asim at ano, hindi pa luto yung suka. Kaya kailangan pakuluan nyo muna ng konti. Wow, sarap. At syara na nga. Syara matamis. Buti nakabili ko ng papaya. Minsan lang kasi magkaroon ng papaya dito sa Japan eh. Diyan sa Pilipinas kasi maraming papaya. Hindi ka mamumblema paghahanap dito. Bihira lang kasi. Kung hindi ka papupunta doon sa Yokohama, hindi ka makakabili ng papaya. Nakabili ako. Isa lang. Kaya kung sa sarili ko lang to. Homemade. At tsara ni Ana. Wow, ang bango. Tama lang yung ano, tamis tsaka yung asin. At tsara na nga. Wow. Lagay ko lang yung ingredients dyan sa YouTube na to. Subscribe to my channel. Thank you for watching. God bless. Ay, luto na siguro to. Ay, pagkatapos, ilalagay na natin siya dito para mag-boot. Antayin na lang siya ng 1 week bago na yung kainin para mas masarap. Thank you for watching!